episode sa ito. At good evening ano. So ayan, malaking pagbabalik sa ating muling channel. So meron akong i-share sa inyo. So ayan, na-refind na natin yung isang amplifier ano. So dala to kaninang umaga. At ayan ay yan mo nakikita nyo. So nalabhanan din natin to. Hindi ko na na-share kanina mga lods, gawa nga ng nilabhan ko muna kasi may lakad din ako. So hindi na ako nakapag intro kanina no. So pumunta ako kanina doon sa ano, sa town. So may ni-repair din tayong mga power amplifier doon at saka amplifier. So hindi ko na na-share sa inyo. At bukas babalik na naman ako doon sa iba na namang tindahan. So sa Inchik. So magre-repair tayo ng mga KTS na mga portable speaker. So dumating na tayo mga board. So yung in order natin ano. So eto ang model pala nito mga lods, ang i-share ko lang sa inyo isang ano, Sakura. Wait lang. So yan o, isang Sakura EB5024. So na-repin ko na kanina kasi nga para maganda yung ano, kumbaga tigas yung ano no. So ito at kasi galing ato ibang technician ano, so hinindian na daw to ng technician doon, sabi ni sir. Si sir subscriber natin yan, alam ko manonood yan si sir. So siningil ko si sir nito ng ano, ng 2.8 ano. So lahat na yun, parts and labor. So ayan nga, so recondition talaga, kinalawang na yan mga lods. Ewan ko ba sa ano, sa ibang tech ano, hindi naman tayo nagmamagaling. Siguro wala na seryoso lang piyesa. Imposible naman ano kasi ay electronics naman tayo dito. Minsan nga lang din naman talaga yung electronics namin dito, kulang-kulang yung mga parts. So ito, nalabhanan natin to lahat at ito bubunutan natin to. At ito ang ano pala na to, ang amplifier pala nito ay pinagsama yung isang channel. Kasi yung isang channel wala na yung output, ayan oh. So kulang na yung kanyang output transistor. So isang channel lang yung nagpa-function. So at pinaralel, nag-jumper sila sa likod ano. So ito. At may iba pang problem to. Microphone din daw, sabi ni sir, ay hindi tumutunog, kaya naisipan ko na, sabi ko, i-recondition lang natin yan sir ano. So kaya yun, okay naman si sir. Tuwang-tuwa si sir ano. So siningil ko siya ng 2.8. So transparent tayo sa ating customer. Importante naman talaga yun. So kasi papalitan to, basta papalitan to lahat, yung itong master volume pati yung mga potentiometer lahat. So ayan, continue lang tayo mga lods ano. At bago natin to simulan mga lods ay inanyayahan kitang ano, pa-subscribe sa aking munting channel ano, at pakita notification bell at ilagay sa all para laging sana all. So ayan at ito. Ay wala tayong damit, pag sinisyan niyo ng init dito. So ito, continue lang tayo. Shout out sa iyo sir. Maraming salamat sa ano, sa pagtitiwala no sa ating Ortic TV. So ayan, thank you at continue tayo. So mga lods, at natapos na nating bunutan lahat ng ating driver transistor at mga resistor na need natin palitan. So ito, magtatanim na naman tayo. So yung ano dito ay goods pa naman. So wala pang kinalawang sa ating relay section. So meron lang silang 22K na tinanggal para hindi mag-protect mga lods. Tinanggal yung 22K. So ito lang kasi yung mga lods. Kunyari pag hindi mag-click yung relay ninyo, ito lang yung tanggalin nyo, 22K. So mag-click na po yung relay. Kaso nga lang, hindi na protected yung inyong speaker or inyong amplifier. So ganun lang mga lods ano. So ito, tatanim. Ito muna yung unahin nating taniman. Saka na yung tone control no. So ito, taniman na natin para makita din natin na may resulta din tayo. Kumbaga may ano tayo, may natapos tayo. So ititreat ko pala muna to bago natin taniman ng bagong ano, mga resistor, para yung mga ano sa kung saan yung kinalawang kanina ay matakpan ano. So wala na yung ibang ano, markings, tanggal na. So ayun, continue lang tayo mga lods. So ayun mga lods, at ito, at natapos na nating taniman ano. So natreat na natin din para hindi na to basa-basa kalawangin. So ayan na. At tingnan natin kung hindi pa to kondisyon. So balik lang sa stock yung ano natin no, kasi nga hindi naman to kailangan na baguhin yung sa ano,
sa EV, yung sa Sakura, kasi maganda na tong circuit niya. So ginawa natin, recondition lang talaga. So ayan, ito, ito mo, salpak na natin dandan, and then dandanin din natin tong tone control sa pag-ayos na, para may makita tayo ng ano natin. So ayan, continue lang tayo. So ito, natapos na natin palitan ng mga volume potentiometer. So na-treat na din natin, para tatagal na to kay customer, ano? So para hindi lugi si customer sa kanyang binayad. So yan, sa tingin niyo mga loss, lugi pa ba dyan sa ating ano, servisyo? So ito, salpak na natin para makapag-audio test na tayo. Tignan natin kung okay na ang microphone nito. So ayan, kompleto na yung mga button niya. Ito mga push button, kasi wala na tong push button mga loss, ano? Merong natira, dalawa lang. So ewan ko kung saan nilagay nung unang technician, ano, na gumawa. So ito na siya ngayon, makin tab na. So nimikos-mikos na natin to. Iyo, no? Ganda ng amplifier na sir. Condition na ulit. So ito, salpak na natin itong control niya. So ito mga lods, update tayo. So natapos din natin ibalik yung kanyang tone control at nalagyan na natin ang knob. So ito, iba kakaibang knob. Nagkumuha tayo sa ibang amplifier, no? Sa Magus na amplifier, kinuha lang natin yung knob kasi wala na, chinapchap naman din natin yun. So ito, at yan na, yan, medyo lumiwanag na yung pagmumukha ng amplifier ni sir, no? So yan, ito na yung amplifier mo sir, at ito yung binayaran mo ng 2.8. So ayan, makikita naman, makikita mo naman yung video natin, ano? So yan na yung mukha na yung amplifier. So yun, no? Mukhang bago na ulit. So power natin, tapos tingnan natin. Ayun, yung concern mo na blower, okay na. And then yung ano mo, yung TDA. So sunog din yung TDA mga lods, ano? Sa surround, kaya pala kanina pag testing ko ay humming. So ito, pinalitan natin. Pati yung capacitor, pinalitan ko, tuyo na din, medyo ano na siya, hindi na maganda, no? So ito, yung mga capacitor niya, maliliit lang. So hindi original, so pinalitan natin ng original. So ito, at power natin, ano natin, audio test natin. So yung tone control, yung dito sa mic nga na concern mga lods, ang sira ay potentiometer at tatlong piraso na GRC. So ito, at tatlong pirasong GRC. So maingay si Maki, kahit pinos ko muna. So naglalaro yung dalawa. So ayan ang ating driver. So goods na, goods na. So bago na yan lahat. Yung ating tone control. And maganda pala, ano, yung kulay apple green yung i-ripin sa loob, no? Kumbaga maliwanag tignan yung amplifier. So ito, audio test tayo. So hanap tayo, may copyright yan, delikado yan. Pang audio test na lang natin, kasi para iwas na din sa copyright. So ayan, goods na mga lot. So yung sa mic nito, testing natin. So para ano din ni sir, may probability din tayo. So saan na yung dulo nito? Ito, testing natin yung mic. Mic 1. Hey, sound check. Ayan, okay na yung ano natin, mic 2. Hey, sound check. Mic 3. Hey, mic check, wato. Alright, sa ating mga idol dyan, good afternoon everyone. We are now celebrating the best music hits in the town of Zamboanga City. This is your DJ Ortec. Thank you.
sana gusto yung video natin mga Lodzono. So pasensya na kayo, hindi naman tayo ano na ang video natin ay share lamang kung paano natin ginawa or paano natin ginagawa yung mga flipper ng ating mga customer, ano. Pasensya na ako kung wala kayong natutunan sa video natin, at at least meron ako na i-share na idea kung paano gawing maganda yung isang amplifier. Hindi natin masyado papayin yung video natin mga Lodzono. At maraming salamat at sa walang sawang suporta at sa walang sawang panunood, at maraming thank you. So ayan, at ito. So hanggang dito lang yung video natin mga Lodzono. At magandang buhay at maligong bagong taon. God bless sa ating lahat mga Lods. Bye bye.